Yun, sumilong yung sila. Ayaw kasi magpalapit sa akin eh. Pag nilapitan ko eh, maalis din. So, gusto ko laruin eh, hawakan. Lalaro na din. Kaso nagagalit yung nanay. Mga away. Panibagong season natin. 8 piraso. Five days na yan sila ngayon. Kaya, sama muna natin sa nanay. Saka na natin ihiwalay pag ng 2 weeks na para naman mag-iitlog na ulit yung nanay. Yung lalakas nila. Pinakawalan muna namin ngayon kasi makagala-gala sila. Pero sa gabi, kinukulong namin. Baka tangayin ng daga, isayang naman. Kahit paan dyan yung nanay, pag malaki yung daga, talagang tinatanga yung masisi. At saka kawawa din naman sila pag inhiwalay agad sa nanay. Kaya 2 weeks muna, yun, kaya na nila yun. Kukulong muna namin sila. Yung sila lang. Saka yung sila pakawalan pag isang buwan na pwede na. Tanda na tong nanay na yan. Ano na yan siya? Mag 3 years na yan yung nanay na yan. Pero maayos pa rin siyang mag-itlog. Yun nga lang, yung masisisiw niya, hindi abot ng 10. Pero okay na. At least naka-8 siya. Pero yung itlog niya yan na nilimlima niya, 14 peraso. Okay na yun na ano, may 8 siya na sisiw. Gala-gala muna sila dahil umaga pa. Ayaw talaga nila humiwalay sa nanay nila. Kung saan yung nanay, doon talaga sila nakasiksik. Oh. Kikit. Mas tongtuwa ako alagaan pag maliliit pa yung ganito mga sisiw pa. Kasi ang cute nila talagang tanggal stress mo pag
Nakita mo sila, lalo na pag kumakain sila. Diyan na sila sa dulo eh. Mga gala eh. Mga pusog kasi ito ngayon, mga bagong pakain ko na ito eh. Bago pinapagala. Kikikit talaga nila pag maliliit pa o nakakatawa. Ayan, ang lakad ng lakad. Nandun na sa dulo, nandun na sa damuhan. So, ito mga ampalaya ko. Ito yung nandito. Ang bunga na ang palay. Ang laki na din. Yun o, mga ampalaya yan lahat ng kabalot. Ang laki na rin yung bunga. Hinabalot para hindi tayo na insekto eh. Hindi naman na ito. Yan o, laki. Nandun na sila. Bigyan natin ng pagkain para nandun na sa damuhan. Yun. Yun, may mga okra din ako dito. Tapos dito may ampalaya pa ako dito. Yung mga bunga din. Dito pala mansi. Hindi natin pinapansin yung pagkain na kaunti para naman manahimik. Pagod na yung mga sisiw kasunod sa nanay. Dito pala, may bunga na pala yung okra ko dito. Ito o. Oh. Ito, marami ng bunga din kung ampalaya dito. Kahit saan ako, may mga ampalaya eh. Dahil pag may nakita ako ng mga na tinatanim ko rin. Kasi ito kamuting kahoy din. Kapiranggot lang yan. Tinutuso ko lang yan dyan. Ayun na sila ulit. Ang gusto nila dyan sa talungan. May mga bagong talong ako dyan. Yun o, nagbunga na nga o. Yung talong yan. Yun na, nahimik na sila. Napagod na. Mga tamad. Tayo din sila.
pag isang buwan na yan sila, malalakas na yan. Kaya na nila sila na wala silang nanay. Tapos yung nanay, paliguan na natin, ihalo na natin doon sa may mga barako para mag-itlog sila ulit, mag-itlog siya ulit. Doon na, umala na naman. Maluwag yung gagalaan nila ngayon. Doon na sa damuhan. Sa probinsya nakakatakot pag ganyan eh, yung gumagala. Kasi tangayin agad ng banog. Alam niyo yung banog? Malaking ibon ang nangunguha ng mga sisiw. Nandun na sa damuhan niya. Kayo dyan. Nala, nahulog na sa... Ang cute. Dito tayo para babalik sila dun. Dun na sa Mexico na. Baka makita kayo ng daga dun eh. Kainin kayo. Nakita ko yung ito. Ang taba ng kalabasa na to. Paakyat pa lang siya, paakyat. Yan, mga bunga yan, lahat ng palaya. Minsan hindi naman namin kaya ubusin. Hindi ko rin binibinta. Binamimigay lang namin. Mga kapitbahay. Ayan. Ayan pa oh. Kasi pag sabay-sabay yung bunga niya, sabay-sabay din lumaki. Hindi naman namin kaya ubusin. Asa na yung mga alaga ko? Yun. Nandun na sa gulay yan. Doon, nandun yung mga ano ko, halubati, pichay. Nandun sa kabila. Minsan yung mga pagkain ng mga malaking pato. Papakita ko yung mga pato malaki. Yan sila oh. Sana yung iba. Ba't kayong tatlo lang yung nandyan? May isa pa rin naglimlim doon. Yun. May naglimlim doon. Oh. Ano, 1 week pa lang siya naglimlim. Ay, wala pa palang 1 week kasi katap. Diyan yung nagsisiw eh. Diyan nagsisiw yung isa. Tapos, nung binaba na namin yung mga sisiw, nilipat. Pero nag-itlog na yan siya. Pero nilipat namin dyan yung itlog niya para hindi siya maisturbo. Dyan siya naglimlim. Ang pato kasi pag naglimlim, kailangan hindi siya ginagalaw, hindi iniisturbo. Dahil pag iniisturbo mo yan, babasagin niya yung mga itlog niya, nagwawala. Kaya kailangan hindi siya ginagalaw. Nung paglipat namin ng itlog niya dyan, hindi namin pinapakita sa kanya. Dahil pag nakita niya, hinahawak-hawakan yung itlog niya, nagwawala siya, binabasag niya or iniiputan niya yung mga itlog niya. Siyempre, sa taas ng kulungan nila, ayun, maraming saging para hindi naman sila mainitan. Ayun, may bunga, oh. Kita niyo, guys. Ayun. Laking buwig. Ayun. Yan, laking buwig yan. Yan o. Ayan. Isang buwan na yan, mahigit.
Pero yan kasi, 3 to 4 months saka siya, yung gulang na siya, pwede na siya tanggalin dyan. Dami. Nag-umpisa lang to sa dalawang puno, yung saging na to. Hanggang sa dumami ng dumami. Yan, tapos yun sa taas, oh, merong dalawang bagong labas na puso. Yun, sabay. Yun, oh, yung puso na yun. Oh. Yan. Kukos na ito. Yan. Yun yung puso. Yun. Kukos na ito. Dalawa yan, sabay ng puso. Ito, kasaba. Sabay ito. Malapit na rin ito. Ayan. Itong maliliit na to, latundan. Maliit pa lang. Ayan. Pati yun. Yun naman, yung green na mahaba. Ayan. Ipalahi lang kami dyan. Hindi ko alam yung pangalan. Ito yung green na mahaba. Kahit hingog siya, green pa rin siya. Balikan natin yung mga pato. Saan yung iba? Ayan. Dito kasi ako sa labas, guys. Hindi na ako pumasok dun sa kanin. Kasi andun yung mga sisig, eh. Iwanan ko muna dun. Andun yung iba, andun sa likuran ng saging, nagtago. Mamaya pa yan sila kakain. Lakas kasi ng ulan kagabi, kaya yung mga naligo yan sila. Balikan natin yung mga sisiw natin na sana nagtago yun. Mamaya pag may araw na, ipasok ko na yan sila. Baka maarawan sila ng todo. Namisiksik yan. Nagtatago. Gala na naman. Sa lalim. Ito yung sinasabi ko, guys, ng mga talong. Bago pa lang. Unang bunga pa lang nila ito. Ang gulo, ang gulo ko, no? Mula sa mga pato na punta sa gulay. Ito, oh, ayan. Yung mga bunga. Unang bunga niya ito. Bata pa ito. Ayan. Ang dami agad ng bunga niyo. Pag laging umuulan, yun. Tuwang-tuwa din yung mga halaman pag laging umuulan. Talagang dami niyang bunga. Ito. Yan, mga bago to sila. Itong kabila ng bunga na din. Pati okra. Sabay sila to, eh. Sabay yung okra. Oh. Ay, ito. Tanggalin na natin to. Yun, oh. Kasi gugulang na to, eh. Ito pa. Tamang-tama magluto mamaya ng sinigang. Hindi na tayo bibili ng okra at saka talong. Sitaw na lang yung ito pa. Sitaw na lang yung bibili natin. Ay, ayaw matanggol. Lumbot. Ayun pa sa kabila. Ito pa. Ayaw matanggal. Bakit ayaw?
Oh, di ba? May panghalo na tayo ng sinigang mamaya. Kukuha na lang tayo ng talong. Ayan, ito naman sila guys. Yan. Ayan, tatlo lang yung nabuhay kasi yung pinalimliman namin to nagkasak, hindi ko alam kasi yung dati kasi hindi ko lang yun naikwento. Hindi ko lang naikwento dati guys. Nung nagpabili ako kami ng darak para panghalo ng dun sa pagkain ng mga pato. E biglang siguro yung darak may halong chemical. Nagkakasakit yung mga pato namin. Walang kinain yun. Parang may lason. Sobrang sayang yun guys. Ang daming pato namin noon na nagkakasakit. Yung iba na agapan pero yung mga isang buwan mahigit naming mga pato namatay talaga ng dahil lang sa darak na yun. Hindi ko nga alam kung anong mayroon sa darak na yun. Gusto man namin. Nagpapabili lang kasi kami noon eh. Ayaw rin naman namin magbintang dun sa pinabili namin kasi siyempre mahirap na. Wala kang ibinisya o diba? Kaya nung naglimlim yung nanay nila, namatay yung nanay kasi nakakain din yung darak. Kaya ginawa namin, two weeks na siyang nalimliman, kaya yung ginawa namin, nilagay namin siya sa isang box tapos pinailawa namin. Sa walong itlog, tatlo lang yung nasisyo. Mga survivors tong tatlong to. Yan. Yung nanay nila, Astrolorp. Alam niyo yun, yung Astrolorp yung lahi. Tapos yung tatay nila, Chinese, half Texas yung tatay nila. Kaya ganyan yung mga itsura nila. O, tingnan niyo yung palok nila o yung mga ulo. Yan. Pero ang gaganda ng mga kulay kasi may halong Texas, Astrolorp, saka Chinese. Kaya yun ko lang yung mga ulo nila. Chinese. Tatlo lang sila na iwan na buhay. So okay lang kasi pag lumaki na yun, mga kalahi na din naman yan ulit. So yun o, dalawang lalaki. Lalaki yung dalawa o. Ito yung babae. So, gusto ko yung babae kasi kakaiba yung kulay niya. Oh. Ayan. Saan yung mga pati? Binigsik na sa ilalim. Ano na? Nangaay na ng mga damo. Kaya pinapakawala namin sila sa umaga guys para malaman nila yung makakain-kain sila. O oh, diba yung pato mahilig yung kain-kain ng mga damo-damo. Ayan. Ano na sa ilalim. Ito naman guys, ito, mas malaki ito. Nag-asawa na kasi ito eh. Kaya hiniwalay namin. Dito muna sila sa araw. Sa loob din sila. Paano ba ito buksan? Hindi ko alam. Hindi kasi ako naglagay. Ah, ito. Nakasabit. Yan din yan. Yung lalaki, yung nanay niyan, Astrolorp, tapos yung tatay niya, Chinese. Sorry. Yung nanay niya, half Chinese, pero yung tatay niya, purong Astrolorp. Yung Astrolorp na yung sinasabi ko, yung pinakatatay niya, yung kasama yung sa nakakain ng darak na sinabi kong pinabili namin darak. Kaya sobrang sayang talaga guys, napakalaki niya tapos hindi lang napakinabangan kasi namatay. Diba pag iba kasi yung sakit na yun guys eh, yung dalawang araw lang mula nakakain ng darak bigla na lang nanghina, naiwan ko, tapos yung katawan niya nung namatay siya yung parang nabubulok na nabubulok yung sa bandang tiyan. Kaya hindi ko alam kung anong chemical ang nahalo yun sa darak na pinabili namin. Sobrang sayang talaga kasi yung Astrolorp kasi kumakain yun eh. Kumakain niya ng darak eh. Siyempre nadadamay din yung ibang
manok, pati yung apat na inahin namin, namatay din dahil doon sa darak na yun. Buti na agapan ko yung ibang pato. Well, nanonood din ako eh. Nanonood ako doon kay... Yun ba, yun yung maraming manukan at saka kay Papa Ambet. Nanonood din ako doon. Kumukuha ako ng tips paano. Anong gagawin? Kasi yung... Ano, yung ganong nagkakasakit nga yung mga pato. Mangyak-nyak na talaga ako doon. Nakita ko nagkakasakit yung mga pato namin. Kaya, yun, na ano ko doon, ipapainumin daw yung tubig daw nila. Haluan ko daw ng Vitamin Pro. Yun, nung hinaluan ko ng Vitamin Pro, kasi yung sabi doon, ano, sino ba yun yung sikat na maraming malagang manok? Yung sabi kasi niya doon, pag painumin daw yung Vitamin Pro daw, nakakatulong daw yun palakasin ang immune system ng mga pato or manok. Kaya nakakabawi sila agad doon. Kala ko nga mamamatay lahat ng pato ko noon. Mangyak-ngyak na ako noon sa sobrang sama. Parang ano, ang sakit kasi na nakita mong nagkakasakit yung mga alaga mo. Siyempre, inalagaan mo yun ng tuloy. Tapos ganun lang. Mula maliliit, nalagaan mo, pakain, painom tubig, lahat. Tapos magkasakit lang ng basa-basang ganun. Buti malala. Buti malalakas yung mga manok na to. Nakasurvive sila. Hindi, sobrang kawawa talaga sila eh. Naglalaro ang pato. Saan yung mga sisiwan doon ang kumakain na ng dahon ng dahon ng ampalaya, kinakain nila. Yan guys, o yun. Yan yung mga alubati ko. Yan, may mga talbos din ako ng umuti. Mamayaan doon, maraming talbos papakita. Doon naman mga pichay. Yun, maraming pichay yun. San sa dulo, may mga kamuting kahoy din ako doon pinagtutasok. Makain sila ng mga damdamo. So, malalaki na rin kasi. Huwag mong awayin yung mga maliit na sisi. Ganda ng kulay niya. Maaraw na. Nagtago sila dito kasi maaraw na. Hanggang na sa ilalim. Lalaro sila, oh. Kaka-cute. Kasi nanggaling sila dun, yung kinukulong sila, eh, syempre, kailangan pakawalan minsan. Pinaparawan namin. Dito tayo, dahil maaraw na.
Tapos na kayo at kakain na kayo. So, taba mo yun. Ikaw din. Ikaw man ang lumapit. Hindi man ikaw yung tinawag ko. Nandun na sa ginan. Sabi na rin sa ginan. Doon kayo. Baka makain kayo ng daga dyan eh. Doon kayo. Huwag mo kong awayin. Hindi ko na ginagalaw yung mga anak mo ha. Doon. Isa po yung nanay, nagagalit ko. Kala ko, galawin ko anak niya. Doon. Ako, may dagang malaki dyan eh. Kainin kayo doon. Doon. Shhh. Kukulit. Kain kayo nung daga dyan, matangay kayo. Yan, dyan kayo. Kainin kayo dun eh. Nagutom na kayo. Kain kayo ulit. Uy, lumusot na to sa supot oh. Ang palayan na to eh. Hindi kinaya yung supot, lumusot. Ito naman, opo. Yun naman ito. Pag nagbunga na siya, oh, biglang namamatay. Kaya ang gawin ito, inisprehan ko na ito ng malatayon. Ganun pa din. Ang palaya tuloy yung nagbunga ng nagbunga. Inisprehan ko. Ba't sumiksik na kayong tatlo dyan? Ah, ba't yan nagtago dyan? Tago kayong tatlo. Sushi. Ito ang ganyan. Balik nga. Maamot ang yan, sumilong na sila. Ayaw kasi magpalapit sa akin eh. Pag nilapitan ko eh. Maalis din. So, gusto ko laruin eh. Hawakan. Lalaro. Kaso nagagalit yung nanay. Mga away.